16 ng Hulyo, Huwebes sa 15 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus, "Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo. Kunin niyo ang aking pamatok at matuto sa akin na mahinahon ako at mababang loob, at makakatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa. Sapagkat mabuti ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan. Sino ba ang iyong nilalapitan sa mga pagkakataong nahihirapan ka dahil sa mga pasanin mo sa buhay? Karanasan na mismo ang makapagpapatunay sa atin na hindi lahat ng maaari nating lapitan sa panahong tayo'y nahihirapan ay nakagagaan ng kalooban. May mga pagkakataon pa nga, marahil, na sa halip na gumaan ang ating pakiramdam ay tila lalo pang bumibigat ang ating kalooban at tila nadadagdagan pa ang ating problema. Kung kulang ang iyong salapi para sa pangangailangan ng iyong pamilya, hindi ka dapat lumapit sa mga taong nagsusugal para isugal ang konting salaping meron ka. Paano mapapayapa ang isip mo kung nag-aalala kang baka matalo at lubusang mawala ang konting perang meron ka? Kung may problema ka sa iyong asawa, hindi makatutulong kung pupunta ka sa mga barkada upang magpakalango sa alak. Higit na makatutulong sa atin ang pagtugon sa paanyaya ni Jesus na lapitan siya sa pamamagitan ng panalangin sa mga pagkakataong may mga suliranin tayong pinapasan. Kasama ang Diyos, magagawa nating pasanin ang ating mga problema ng may magaang kalooban sapagkat Diyos lamang ang tunay na makapagbibigay sa atin ng tunay na lakas at kapayapaan. Anyayahan natin si Jesus na pasanin natin ang ating krus na kasama siya. Pagsasagawa. Hindi tayo dapat matakot o mahiyang lumapit sa Diyos sa mga pagkakataong nahihirapan tayong pasanin ng ating mga suliranin. Walang krus na hindi natin makakayang pasanin kung kasama natin ang Diyos.